Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel ang Daddy Cool World Channel. Yun, so panibagong araw, panibagong kwento na naman na mga walang kwenta-kwentang topic sa buhay, pero sigurado makaka-relate kayo, no? So yun, hindi man lahat makarelate, but I'm sure na mayroong mga ilan-ilan na makaka-relate sa mga pinagsasabi ko dito, no? So yun, welcome ulit sa Daddy Cool World and welcome sa Tiger Background na talagang yun. No, but yun, yung isa kasi yung red na background eh, masyado kasing maliwanag kaya parang medyo nagtatali yung kulay niya, no? So yung itong tiger background eh, medyo so yun, yung muna intro ko, no? So yun, pag-usapan natin ngayon is kung bakit nga ba nag-gym ang mga lalaki. Diba? Yan ang mga tanong dyan eh. Bakit nga ba nag-gym ang mga lalaki? So, yun, isa na namang walang kwenta usapan. Pero sigurado, makakarelate yung mga lalaki na nag-gym at magbabalak pa lang mag-gym, no? So, yun, tara. Pagkawin pa. And yun, yung una natin, yung una natin sa mga dahilan kung bakit nag-gym ang mga lalaki is yung una, eto, okay, trip lang, yan. Yung mga lalaki naman kasi na kapag nakikita na may mga sumisita dahil magandang katawan, mga artista, yan, no? So, akala nila makakahugot sila ng mga maraming chicks, yan, no? So, pag lalo na yung mga walang magawa, yan, mga tambay sa bahay, no, mga walang trabaho, no, bigla nilang napagtitripan na mag-gym, pagpaganda ng katawan, no. So parang ano rin kasi parang iniisip ng mga lalaki na isa rin itong way para makakuha ng trabaho, di ba? Kasi pag halimbawang maganda yung ano mo, yung well-groomed ka or maganda yung pangangatawan mo, eh mas malaki yung chance mo na makakuha ng trabaho bukod doon sa academics mo, sa itsura mo, no? So kung medyo maganda-ganda naman din yung katawan mo, eh talagang may points ka, di ba? So yung mga lalaki eh napagtitripan nila na mag-gym, no, para lang may magawa sa buhay, yan, or kumachieve man ng kung ano, pero kaya hindi natatapos, di ba? Lalo na kapag nahihirapan na. Eh kasi nga, trip lang. Kumbaga, hindi sinasa puso. Kaya talagang sa una, ganito, mga isang linggo o tatlong araw, and then dire-diretso na naman, mga ilang buwan na hindi mag-gym. Tapos, kung kailan naman ulit nila maisipan, yun sila mag-gym, no? So, talagang hindi nila inis sa heart. Binabaon sa kanilang mga puso ang pag-gym. Kaya nga, trip-trip lang, diba? Thank you. And yun, yung next natin sa mga dahilan kung bakit nag-gym ang mga lalaki is dahil sa peer pressure, no? So yun, lalo na kapag yung mga tropa ko mo is mga nag-gym talaga, yun talagang gaganda ng katawan, tapos ikaw eh medyo marami kang flabs, fats, and kung ano pa man dyan sa katawan mo. So parang yung mga tropical mo kasi na talagang maganda katawan, oh, pre, mag-gym ka, makulak siya, para makapang-check sa akin. Yan, sabay ka sa amin, para ano, para hindi ka na pag-iiwanan. Ang gaganda ng mga katawan namin, tapos ikaw, tinan mo, chabi-chabi ka, ano. Guwapo ka pa na, yung ano dyan eh. Guwapo ka pa naman, tapos pasigagwap pa. Kapag mas maganda yung katawan mo, diba? No? So, yon. So, ikaw, syempre, may... Ano ba yun? So, ikaw, syempre, may nakikita mo na, yun nga, nakaka-attract man ng mga girls.
hamanggang may mga gandang katawan. Eh, ikaw, gwapo ka na. No? So, mapapaisip ka ngayon, eh, oo nga, no. Gwapo na ako, paano pa kaya pag mas maganda pa yung katawan ko, eh, patay na. No? So, iba talaga yung pag-iisip ng mga lalaki. No? So, yun, and yun nga, mapupush to sila dahil nga ang goal nila. Ito ang goal naman ito, eh, makapanchicks. Baka nang, baka burst talaga eh, no? Makakuha ng girlfriend, ganyan, yung mga hot na girlfriend. No? So, yung mga mag-dishota mo, yung mga nag-gym din. So, yan, isa talaga yun sa mga dahilan kung bakit. No? Dahil nga, napipressure sila sa mga kaibigan nila. Diba, siyempre, nakakaingit din naman. Diba, ang ganda ng katawan ng mga kasama mo, tapos ikaw, taba-taba. So, yun. And John, yung next natin sa mga dahilan kung bakit nag-gym ang mga lalaki is yung ano, dahil broken-hearted sila. Yan, broken-hearted. Iniwan ng girlfriend, o kaya, yun, nasaktan ng girlfriend. So, itong mga lalaki, eh, talaga nagre-revenge. No, lalo na kapag ang dahilan ng mga ng girlfriend nila, eh, pinagpalit sila sa mga walk-ins, mga ganito, sa mga hunk, you know? Yan, sa mga hang, pinagpansin sa mga hang. No, so yung mga boyfriend ngayon na mga chubby-chubby, mga chubby-chubby, yan. Hindi na lang magpuprosig sila mag-gym, yan, para gumanda ang katawan at makapag-revenge. No, so kung makikita nyo sa mga ibang mga pelikula, diba, minsan magiging topic ko. Pero, yun nga, kasi nga, diba, dahil broken-hearted sila, yung puso nila is nakatoon hindi sa pag-gym, kundi sa revenge. Kumbaga, naiano nila, parang idinadaan nila doon. Idinadaan nila doon sa pag-gym yung sama ng loob nila, ibinubuhos nila doon. Pero mas maganda na yun kaysa mag-stress eating ka. Diba? Yung sama ng loob eating. So, mag-gym ng mag-gym hanggang sa ma-achieve nila yung binabalak nila ng katawan, tapos biglang magpapakita ulit din sa ex nila, tapos maghahanap ng babae na kung sino pag sinosin. Pero totoo, mahal pa rin naman talaga nila. No? So, hindi ka naman magre-revenge kung wala kang, ano, diba? Kung wala kang, walang nag-push sa'yo para gawin yun. Pero dahil na broken heart eh, ang lalaki, eh talagang nakapag-pursin sila. Hindi tulad ng mga trip-trip lang na bigla lang naisip na magkano. Eto, talagang focus sila. Diba? Dahil meron silang goal eh. Hindi nila goal lang magpaganda ng katawan. Ang goal nila is makapag-revenge. Diba? So, kung ano, kung talagang ito yung dahilan nyo, eh, talagang makapag-revenge, eh, good for you. Good for you. But, syempre, ano naman, kung pag halimbawa tapos ka na makapag-revenge, nasaktan mo na yung ex mo, ano mangyari, babalik ka na sa dati. Diba? Yun ang lang ipatanong ko mo. And then, and yun, yung next natin sa mga dahilan kung bakit nag-gym ang mga lalaki, ito naman talaga. Kadalasan naman talaga ito yung nagiging dahilan kung bakit is yung ano, binubully. Bullied yung lalaki. Diba? Lalo na kapag sobrang laki na ng katawan, parang ako na, yan, no? So, yan, mapapanisip na yun na mag-gym. Tapos lalo na kapag below the belt na, yung pang-aasar sa lalaki, ay nako, talaga napupush na yan. Eh, pero ito ang malupit. Kapag ang nambuli na sa kanya ay yung crush niya, o kaya hindi siya pinansin ng crush niya dahil sa katabaan niya, sa kapabuhin niya. So, yun, talagang mapupush talaga na mag-gym ang mga lalaki. No, lalo na kapag patay na patay ka doon sa babae, tapos bigla kang inasap ng baboy, balyena, tabacho, yan. Yan yung mga masasakit na sa lista. Pero ako parang hindi ako tinatabot sa ganun. Sabihan akong baboy yun, huwag yun. Iba hindi naman siya to. Hello? Ay, yung mga nagsasabi lang ng mga ganun, yung mga walang pinag-aralan. No? Or may pinag-aralan pero hindi nagagamit. Yan, sayang. No? So, kung kayo, eh, yan yung dahilan nyo para mag-gym. Eh, yan ang gamitin nyo para, siyempre, for healthy living din, lalo na kapag hindi na tayo tumatanda, no? So, pag-ayos din tayo ng katawan natin para once in our life, eh, na-achieve natin yung katawan na pangmalakasan. Diba? So, yun, kung yan yung paraan nyo para mag-push through kayong magpaganda ng katawan o maging healthy, eh, gawin nyo.
Diba? Para sa inyo rin yan. Diba? Yung revenge or ano, side ano lang yan eh. Side. Side effect. No? Side ano lang yan. Side purpose lang yan. Pero yung being healthy, yun talaga dapat yung nagiging priority. Pero syempre, kung being healthy lang yung dahilan mo, diba? Darating talaga yung panahon mo na tayo magpaka-hypocrite. Tatama rin talaga tayo. Diba? Kaya nagkakaroon tayo ng ibang dahilan para mag-push through sa pag-gym. Diba? Yan yun. Yun. Yung next natin sa mga dahilan kung bakit nagpapaganda ng katawan ang mga lalaki is mga dahilan kung bakit nagpapaganda nag-gym pala ang mga lalaki is yung para magpa-copy. Tumingin pa ako sa kodi ko para magpa-copy yan, no? So yun nga, di ba? Kasi nga, magandang katawan, malalaks, maka-attract ng mga babae, diba? Lalo na yung mga hot chicks. Diba? Siyempre, hot chicks sila. Ang gusto nila, hunk naman. Diba? Hunk. So, para compatible. No? So, yun. Mahirap lang din i-explain kung bakit ganun. But, karamihan talaga. Although, hindi lahat ng mga babae tumitingin sa magandang katawan. But, siyempre, karamihan sa mga babae. Eh talagang yun. Naglalaway, nalalaglag ang mga panties sa mga gandang katawan ng lalaki kahit hindi ka gwapuhan. Comment nyo down below kung totoo yan, no? Mga millennial ladies. No? So, yun talaga. Yung mga lalaki na gusto lang talaga magpapogi, diba? Yun yung goal nila. Magpapapogi lang kasi akala nila nakakapogi yun. Pwede yun. Ganda lang yung katawan. Pero hindi nakakapogi. Bakit? Magano ba pag nag-gym ka, magbabago yung tsura ng mukha mo. Oo, magbabago pa na magkakamasal-masal ka dito. Ikita ko sa anime. Na may mga masal-masal, pati mukha nag-gym. Nagdadumbbell din yata yung mga cheekbones nila kasi yung mga ganun-ganun sa mga. So, yun. Yun yung isa talaga sa mga dahilan ng mga lalaki kung bakit sila nag-gym para magpapogi. So, ewan ko. But, yun, karamihan talaga. Karamihan talaga. No? So, yun yung nagiging dahilan. Kahit aminin man nila o hindi. But yun talaga yun. Gusto na lang nila magpako. Diba? And yun. John, thanks for watching for today's video. And I know na marami mga millennial men ngayon ang nakarelate sa aking topic. And comment nyo down below kung ano mga dahilan niyo kung bakit kayo nag-gym, no? So, kung broken hearted man or what, comment nyo lang down below or share nyo kung bakit kayo nag-gym kung ano lalaki ngayon, no? So, iba-iba yung purpose eh kung bakit tayo nagpapaganda ng katawan, diba? But ang pinaka-main purpose talaga niyan is para tayo maging healthy. Yan, yun talaga dapat yung maging purpose natin. But syempre, as I have said, na kung yun nga lang talaga yung purpose mo kung bakit ka nagpapaganda ng katawan o bakit ka nag-gym, eh darating at darating ang panahon na tatamatin ka. At yun yung ano eh, yung bigla na lang, ay sige bukas na lang, ay sige mamaya na lang, hanggang sa isang linggo na, dalawang linggo, dalawang buwan, so tumatagal, isang taon na nag-gym, hanggang sa kinalimutan na pinamad na. No? So, yun talaga, talagang mag-iisip ka or kailangan mong makaano ng ibang purpose para mag-push sa'yo na magpaganda ng katawan o mag-gym. Diba? So, yun. Depende na rin sa tao kung ano yun. So, yun. Thanks for watching ulit. And don't forget to like, share, subscribe, and click na rin yung bell button para updated kayo sa aking daily vlogs. And yun, tuloy-tuloy lang tayo sa pagpapalaganap ng Gabi Kong Fever na ngayon ay sinat pa lang, but I know and I believe na darating ang panahon na nalaganap to na magpapasaya sa atin sa buhay-buhay natin. Diba? So, abangan nyo lang yung mga vlogs, mga videos natin, and magkakaroon din tayo ng mga challenge-challenge yan. So, piniprepare ko na yung sarili ko para sa mga challenge na yan, no? So, papasahin pa natin ang mundo ng Gabi Kong World at ang mundo ng YouTube.
At siyempre, magpapasaya rin sa mga tao sa mga taong makakapanood ito. So, yun. Keep on subscribing and see you when I see you and bye-bye!